Hello po. Magandang hapon po. Ay, magandang hapon, Mr. J. Isa pong karangalan ng makausap kayo at nagpapasalamat po ako at sinagot niyo po ang aking message po sa Facebook. Sir, kamusta na po? Ano po may paglilingkod ko? Kamusta lang po at nangangamusta po tayo. Ang topic po kasi natin ngayon mga empleyado ho nung ng ABS-CBN, yung mga dating empleyado. Ay, mali po pala, talent. Eh kayo po, 'di ba? Dati po ding ang alam ko and tama po ba? Nagtrabaho din po kayo sa ABS-CBN noon po? 10 taon po. Ah, 10 taon po kayo. Kamusta naman po ang inyong pagtatrabaho noon sa ABS-CBN po? Maayos. Sa isang banda, sa kabilang banda ay maluknot, sa isa pang banda ay nangihinayang. Nangihinayang, apo. Bakit po sir, yung sa kabilang banda ay malungkot? Ano po bang nangyari? Meron, pwede nyo hubang may kwento po ng konti? Malungkot kasi hindi kami dapat naghiwalay ng landas. Doon sa mga bagong tubo, marahil hindi nila batid na may nangyaring hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng pangasiwaan at ng inyong lingkod at kasamahan sa hanap buhay. Na nauwi sa aking wala sa panahong pagbibitiw at imbis na matapos doon, ay nauwi pa sa inihabla pa ako ng ABS-CBN. Matapos silang tanggapin ang aking pagbibigyo. At ako iningan ng danyos na 300 milyon dyan sa Regional Trial Court ng Quezon City na sa kabutihang loob ng Panginoon ay natalo sila. At alam ng Diyos na wala naman akong unang-una, wala naman akong ginamang masama sa kanila, wala naman kaming masamang tinapay. So yun malungkot sa malungkot dahil hindi dapat kumantong sa ganoon dahil maayos naman ako nagtrabaho. Katunayan, ilang buwan bago maganap yun ay binigyan pa nila ako ng Lifetime Achievement Award sa aking hamak na kontribusyon sa iginanda ng takbo ng ABS-CBN mula sa wala. Apo. Noong 1986 hanggang sa ito ay maging number one sa paningin at panlasa ng Pilipino at magandang din sa kita magmula sa zero, naging multi-billion company ang istasyon. Opo, witness po ako dyan at nakita ko na sabi ko nga ho, talagang inaabangan ko lagi kayo sa sa ABS at saka sa GMA noon. Eh sir, maaari po ba naming malaman kung ano po ba yung, kung eto okay lang po, kung ano po ba yung naging problema ninyo? Pero eto, malinaw ho, nanalo po kayo sa Husgado. Oo, nanalo ako sa Regional Trial Court ng Quezon City dahil sa habla nila, no? Pagkatapos, sana ako'y maghahanap buhay pero pinigilan pa nila ako. Nag-file pa sila ng temporary restraining order, nakakuha sila. Pagkatapos hindi pa sila natuwa doon, nag-file pa sila ng injunction para hindi ako makapaghanap buhay. So, mabait ang Panginoon na sa dulo ay nanaig din ng justisya na lift yung injunction at saka nakabalik ako sa aking pagsasayang papawid sa GMA, sa Manila Broadcasting, sa Radio Mindanao Network, sa Capital Broadcasting, sa ABC5, sa PTV4, sa RPN9, at sa UNTV sa dakong huli. So, sa madaling salita, natalo na naman ang ABS-CBN nun? Sa kanilang... Natalo. Sapagkat nakabalik ako Dahil pinipigil din ako maghanap buhay, ayaw siguro ng Panginoon na maapi ako ng ganon, kaya nilip ng judge yung injunction. At natalo sila sa kaso at the same time. Sir, matanong ko lang po kayo, kasi may nabasa ko sa status ninyo yung tungkol sa nakausap niyo si Mr. Gabby Lopez. Ay, oo, yun yung pagbibitin ko. Dahil doon sa mga datihan sa ABS, siguro alam nila na hindi naman ako ganun kalayo sa pangasiwaan, As a matter of fact,
pagka may problema sa ngalan ng mga maliit na manggagawa, dumidiretso ako doon sa penthouse. Kinakausap ko yung mga Diyos doon. Mm. Si Nagabi, si Freddy, si Rolly, si LBJ, saka sino pa mga vice presidente. Hindi ako nahiya kasi hindi ako nanginginig makiyat sa mga Diyos eh. Pagkakalan ng mga maliliit na manggagawa. Sabi ko, ito kung magpapaalam ako ng maayos, kid ka ako. Mm. Kasi ang tawagan namin pagka after 5:30, tuwing Biyernes. Kid, kaya kung nakita mo doon sa post, may kid sa dulo. So, sabi ko, maghiwalay tayo ng landas ng maayos. Hindi ko na kayang sigmurahin yung nangyayari dito. Papaalam ako. Sir, sige nga, pwede ho kayong, baka pwede magbigay ho kayo ng mga halimbawang hindi nyo masikmura noong panahon na yon. Kasi marami akong trabaho sa ABS eh. News director ako. Pagkatapos announcer ako. Pagkatapos program host, supervising producer. Barkada nila. Minsan-minsan bugaw. Balik-loob na ako sa Panginoon nun. Kaya hindi ko na kaya yung... Alam mo naman ang... Maraming din nakakalam ang ABS bugad ng kasalanan eh. Ay, nako po. Everybody. Alam po everybody natin yan. Everybody packs everybody. Oh. Ay, nako. May bumababa galing sa penthouse na bagong paligong mga talent. So, ay, nako. Amoy shampoo. Hindi ko na kaya. Yun ang sinasabi ko, hindi ko na kaya sikmurahin dahil ako'y naging punong abala na sa renewal community noon, sa Christian renewal. Ah. Kaya sabi ko, mag-iwalay tayo. Eh, pero meron ho ba kayong alam na patungkol, mismong personal na alam patungkol sa mga irregular na o mga contractual na empleyado ng ABS? Kasi itong mga cameraman, awang-awa ho ako, 100 plus ho sila. Hindi lang yan. Alam mo, may mga batas tayong umihiral. Opo. Ang sinasabi ng batas, regardless of status, mandatory yan, first day of employment, dapat covered ka na ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig, at saka Employees' Compensation. Apo. Mandatory yan. Apo. Pag hindi ka kinover dyan, that's a criminal offense. Apo. At pwede mong gabla ang kumpanya kung hindi ka binigyan ng SSS ng gano'n, yung social amelioration. Dahil mandato yan sa batas. At natatawa nga ako, sinasabi lang, mawawalan na rabawin na 1,000. Teka ako dun sa 1,000, ako sigurado ako, 99%. Diyan sa mga empleyado ng ABS, walang hindi covered ng SSS ng PhilHealth at saka ng Pag-ibig eh. Bakit sigurado ako dyan. Bakit so sa tingin niyo hindi ho sila makapalag eh? Alam nyo naman natin. Hindi makapalag kasi siguro hindi sila nag-file ng complaint. Dahil pag nag-file ng complaint, automatic yun. Pag wala sa record ng SSS, isa-serve yan ang warrant of arrest dahil criminal offense yan eh. Ah. Hindi kasi alam ng maraming empleyado yon. Kaya lang o, bakit po kaya sa tingin nyo na mayagpagto noon? Alam mo, ang feeling kasi nila, sila ang Diyos, di ba? Mm-hmm. Silang may hawak, sila kalakas sa gobyerno, hawak nila ang mga presidente, mga senador, mga congressman. Mm-hmm. Kaya nilang ilutin ang lahat. Ako nga eh, nung mag-file si Melchian ako ng labor case NLRC, napasama na ako dahil pareho kami, may isang kumpanya. Saka ako professional manager ni Mel noon. Ang sinasabi nila, walang employee-employee relationship. Yun lang, alam mo kung ano yung sinasangkala nila. Yung memorandum circular ni Pernina, firmado ni Senator Tulog. Ah, si Drilon? Siya pa labor secretary noon. Nag-issue siya ng memorandum circular to favor the networks, especially ABS-CBN. Ay, grabe naman talaga sa Drilon eh, no? Na labor contracting lang. So, parang sinasabi niyang okay lang yun kasi siya ang dole, di ba? Siya ang dole secretary noon. Kaya, noon, nung aktibo pa hanggang ngayon, naamong ko nun si Pang Drilon eh. Kung talagang makabayan ka, mag-isahin ka, visit ka ako. Matindi pala ito si Drilon ano. Kaya pala ngayon, biglang nagising? Kasi labor contracting talaga eh. Kahit tingnan mo sa record ng NLRC, ang kanilang, ang ginamit na depensa ng ABS,
Yung memorandum circular na pirmado ni Drilon. Pambihira. That authorized them to to circumvent the law. Kasi bantakin niyo po ha, siyempre yung mga cameraman, mga reporter. So hindi lang po pala cameraman ha, pati pala yung mga reporter din na iba. Ganun din binilang, po. Binilang ko yung ano, ang kwan ba dyan, merong ano dyan, ang filo ng ABS management. Pipilitin kang mag-resign eh, on the pretext na meron silang i-offer na anong tawag nito, na redundancy, early retirement. Ang totoo niya, wala ka namang balak talaga mag-resign eh, o mag-retire eh, o anong tawag nito, mag-resign. But you are forced, di ba? Pagkatapos kukuha sila ng bago, kukuha sila ng agency. O, ganun ang estilo na, lahat ng klase ng unfair labor practice, ginagawa ng ABS. Alam mo ako, kaya ako sinasabing nalulungkot ako, dahil ako'y stockholder ng ABS eh. Ay, talaga po? I am one of the first employees to be granted ESOP, Employee Stock Option Plan. Apo. Hindi pa ino-offer yan sa hindi pa ino-offer sa publiko at saka sa empleyado. Bigyan na ako ng yumaong Eli Lopez ng stocks. Apo. Dahil sa serbisyo ko sa kanila, dahil sa lahat ng tawag nito, kudita. Ako na iiwan tiga bantay ng assets ng ABS. So sa tuwa ng matanda ni Kapitan, binigyan niya ako ng stocks na hanggang ngayon hindi ko makawalam kung bakit. Apa. Dahil iniipit nila Gabi. Nung pinahila nila ako ng kaso, anong tawag nito? Hindi nila ni-release yung sweldo ko, yung stocks ko, lahat. Magaling yan mga taong yan. So ngayon, dali ha, medyo sumalimuot ang ating ano. So meron pa ho kayong tax, meron pa ho kayong stocks doon. Tama? Oo, meron pa. So sa mandaling salita, may pera pa ho kayo doon? Ang collectible ko sa kanila. Opo. Kung magbabahay sila, pinapa sa Diyos ko, kung ba, magising sila at mauntog. Balik nila, wala naman siguro silang balak dahil, 1996 pa yun eh. Opo. Hanggang ngayon pala, may atraso pa pala sa inyo itong mga ABS-CBN na ito? Ay, ako matagal ko nang pinatawad. Hindi ko lang kinalimutan. Ayun na. Ganoon naman sa Kristiyanong buhay. Matatawad ka, pero huwag mong kalimutan. No? Opo. Matindi. Kaya ako nalulungkot kasi kung tutusin, labag man sa kalooban ko yung mga ibang pinopost ko, pero hindi na ako it's not for me, it's for the employees, it's for the people. Yes. Pag isipin mo, tatlong gabi ako nanonood, puro pinagyayabang nila na appeal to emotions na ang galing nila mag-public service. Ang totoo niyan, wala ni isang sentimong pera galing sa ABS ang pinamimigay dyan sa public service nila, puro galing sa tao lahat yan. Yung foundation nila, di ba? Na... Alam mo, nag-umpisa yung foundation na yan, segment ng TV Patrol. Mm-hmm. Lingkod bayan. Nag-umpisa yan doon sa bulag na bata at saka doon sa malaking ulo na kailangan ng beautician. Dumami ang nag-donate, sumobra. Nakita ng ABS ba? Kumikita. Opo. Hanggang sa yung malaki ng pera, sabi nila, tayo na yung foundation. Pero lahat ng pera galing doon sa donation. In fact, kung hindi ako nagkakamali, nung umalis kami noong 1996, ang pera ng foundation galing doon sa earthquake, doon sa Baguio at saka sa Mebesia. Opo. At saka doon sa Mount Pinatubo, nasa 2 bilyon. Yung building sa kanto ng Mother Ignacia at saka Scout Albano na pinatayo na ng building na may helipad. Pera ng foundation yun, pera donation yun ng mga tao, which was na kinukontra ko noon. Sabi ko, bakit magpapatayo ko na yung building na donation ng tao, pera ng tao yan? Bakit ka... Wala naman sa nagpatay, nag-donate sila para pantulong, hindi pampatayo ng building. Yung bantay-bata na ginagawa lang bantay-bata building yan. Pera ng taong bayan yan. So sa madaling salita ho, yung appeal nila noon, alam nyo, di ba may mga tele-tele pa yun sa TV, di ba? So lahat ng paghihingi nila ng donasyon na yun, sa kanila din pala napupunta? Sa mga building nila? Nalikom, hindi naman, nakatulong naman. Kaya lang, ang sinasabi ko, apo, hindi dapat ginagamit. Pareho niyan, pag
pag nag-imbisiga, halimbawa mag-imbisiga ang kung sino man ang dapat mag-imbisiga, kongreso man o kung ano, sa tungkol sa mga foundation na yan, pag pina-audit nila ang ABS-CBN Foundation, lalabas yan merong 1 million na cash. Mag-inonate sa Ateneo Alumni Association ni Gabi. Ang pera galing sa foundation, galing doon sa donation ng mga tao. Tapos dininate lang sa Ateneo? Sa alumni, pampayabang. Pampayabang na, Gabi Lopez ako, ganun. Donate ako ng ano, nag-donate ako ng 1 million, no? Pero actually, hindi pera, hindi pera. Hindi pera ng mga Lopez. Oo. Pera ng mga donors sa foundation. Tsaka yung mga, magaling pa naman po sila sa paawa epek, ano po, sa TV? Alam mo, kung meron mang dapat bigyan ng award dyan sa ABS, yung mga copywriter dyan sa merchandising, ang gagaling gumawa ng mga plugs. Saka yung boses ni Peter Musngi, malaking kapital nila yan. Yung boss. Dahil magaling mag-voiceover yung mamang yun, the best yan sa Pilipinas. Nandun pa rin ho siya ngayon? Oo, nagpo-programa sa DCMM paghapon. Malupit ho, malupit pala. Alam nyo, hindi ko ho ma-absorb yun. Si Peter Rabbit, yun ang ano, yung DJ na Peter Rabbit pangalan niyan, Peter Musngi. Naging vice president siya ng ABS nung wala na ako. Buti naman po kahit nandun pa ho ang inyong stock, siyempre kikita pa ho kayo, nire-reveal nyo yung mga ganitong bagay na maaring talagang ikasara na ng tuluyan ng ABS-CBN. Ano ho ba ang inyong... I don't mind. Kung siya kabubuti ng bayan yan, kailangan lang magsakripisyo tayo, wala namang problema ron eh. Babayad nga tayo ng buwis. In 1994, I remember, I paid about 12 million in taxes. Wala akong reklamo. Ako para basta sa bayan. Sir, lang ang bansang ito. Meron lamang ho nag-comment dito. Basahin ko lang ho. Sali na natin sa regular host ng Trending News si Sir Jay. Biro lamang po ha. Siyempre, ito ay magandang... Retired na po ako. 40 years po ako nasa industriya. Masarap na po ang buhay ko rito sa bukid. Pero huwag yung itigil ang pagkukomento ng sa social media dahil malaki yung tulong na yan na lang ho talaga ang pag-asa ng mga Pilipino ngayon. Alam mo, ako nga, sabi ko nga kina Joey Visceral, si Kibais Ganda. Opo. At saka kina Rodel Nasinceno, sina Coco Martin. Mm-mm. Alam nyo, ang kalakaran sa Lopez Company, hanggat magaling ka at nakikinabang sila, okay ka. Mm-mm. Pag hindi ka na nila kailangan, kahit na kumikita ka pa o sikat ka pa, they will drop you like a hot potato. So, do not ever think that, anong tawag nito, but what they're doing now. Alam mo ako, fan ako ni Vice eh. Mm. Ako hindi. Ni Joey Visceral eh. Apo. Pero ilagay sa lugar. Maniwala kayo. Gamitan dyan. Mm. So, sir, may mga nagtatanong sir eh. Babae lang po ba daw ang bumababa mula penthouse? Baka naman may iba ding... Tanong ho ito ha, hindi ho ako ha. Babae lang daw po ba? Hindi. Nung ngayon hindi ko alam dahil nandiyan na sila David Renal saka sila Juan. Sila Santos. Hindi ko alam kung meron ng mga lalaking bumababagong-bagong paligo. Pero nung panahon namin, puro butakal yung nasa penthouse eh. Puro mga matonhal. Isa pa hong tanong, ito ang laging sinasabi, lalo na ito kapon kung napanood niyo po yung interview ko dito sa NUJP. Lagi ho nilang sinasabi, pag susupress ito ng press freedom ng ABS-CBN o ng media o ng buong media ng Pilipinas daw, ano ang masasabi nyo dito? Alam mo, hindi mo naman kailangan ng prangkisa para sa press freedom eh. Hmm. Alam mo, ang freedom of the press, hanggat gusto mong magsalita, hanggat gusto mong magsulat, walang makakapigil sa'yo. Hmm. Walang makakapigil sa'yo. Kami nung panahon ng martial law, before martial law, nag-martial law, natapos ang martial law, they never, hindi na kami napigilan. Of course, kumisa, may danger kasi may risk yan eh. Mm-hmm. Ang pagiging journalist ay para lang dun sa, willing mag-sacrifice lahat. Mm-hmm. Pamilya, buhay, ganyan. Pero wala kang bayag. Mm-hmm. Hindi ka ready sa ganun. Huwag kang maging journalist. Huwag kang maging reporter. Huwag kang maging announcer. Mm-hmm. Kasi kakambal ng trabaho mo yan eh.
Kung gusto mong manindigan para sa mga nahati, para dun sa mga kapos, at babangga ka sa mga pader, sa mga nag-aring uri, eh, manindigan na doon, huwag ka na magpatawag na journalist. Kung sisip-sip ka man lang sa mga multinational, sa mga malalaking kumpanya, sa mga feudal, eh, hindi ka journalist. Eh? Kasi pag ako natatawag yung sinasabing, ano yung tawag ito, abuso sa kapangyarihan, pangahapi sa freedom of the press, anong, wala naman pinipigilan. Sino ba may pumipigil ba sa'yo, alimbawa Byron, kung anong gagawin mo? Wala naman, ang pipigilan sarili mo, ikaw mismo. Mm-hmm. Okay. Oo. Kasi alimbawa, sabihin ko nyari ni RJ sa'yo, good afternoon to Mr. Jacinto, ano? Alimbawa, sabihin ni RJ sa'yo, Ajay, hindi ko type yung ginawa mo, your part. You can always transfer pag magaling kayo. You can always transfer to another station. Mm-hmm. O diba? Or you can go live on Facebook or YouTube. Mm-hmm. I mean, there is nothing to stop you from expressing your freedom of expression, diba? Mm-hmm. Opo. Kaya mali yun eh. Alam mo, lahat na nagsasabi na lalo na yung mga NUJP, ilang NUJP, hindi ko naman nila lahat, ano? Apo. Nanginaya nga ako kasi kami nag-establish ng NUJP. Eh bakit to? Ngayon parang kulang na lang, mamundok na sila. Kaya nga, hindi ko maintindihan bakit na ganyan ang nangyari dyan sa sesasyon na yan. Anyway, walang pipigil. Walang makakapigil. Kaya kita mo, kasi kung mapipigilan mo ba, kunyari, si Ted Pailon, kung anong gagawin niya? Mapipigilan mo ba si Mike Enriquez na hindi umubo? Hindi mo mapipigilan yun. Pag-uubo yun. Hindi ko nga ho, alam ko na. Alam nyo, nung tinitingnan ko nga ho yung kasi naisip ko kagad kayo noon, sabi ko, may mga batikan namang reporter noon, mga batikang journalist, broadcaster, sa TV, hindi kailangan umubo, magagaling naman. Eh, eto, bakit kaya umubo ito para mapansin? Ito ba? Bibigyan ka siya ng background story dyan. Para at least this can be revealed now, no? Ah, sige po. Si Mike Enriquez, one of the best disc jockey in this time. Opo. English disc jockey yan. Ang pangalan niya, Baby Michael. Opo. Tapos kinuha, hanggang galing sa RMN, napunta na ng GMA. Opo. Tapos minsan, nagkakabiruan kami sa isang management meeting. Kami nila, Bobby Barreiro. Opo. Sabi namin, ay palabiru yan si Mike. Yes. Sabi ko, Bobby, ba't di natin, bakit, kasi hindi namin matalo-talo TV Patrol nun dahil lumipat na ako sa GMA, di ba? Apa. O, sabi ko, subok tayo ng panibago, ilagyan natin si Mike Enriquez yung newscast. Tapos yung mananagalog siya na parang pabulol-bulol. Apa? Tapos sasabihin niya, excuse me po. Sinasadya yan, hindi niya natural yan. Mike is a very fluent guy. He is a very good public. Yan lang ang nag-aral sa Lasal na mahusay mag-Ingles. Kaya nga, alam nyo, may nagsabi rin usak, alam, kilala nyo si Kuya Winner? Yung dati pong dati yung pumipihit ito kay Mike Enriquez po. Sabi niya, magaling yan, hindi yan talaga ganyan nga. Malinis magsalita yan. Yang sa 24, dati saksi yan eh. Apa. Yan sa 24, yan ang trademark na pag gagawa ka ng gimmick to project a new image. Mm-mm. Si Malchanko, limbawa, si Malchanko social yan eh. Apo. Anak mayaman yan. Apo. Pero babaguhin mo image, gagawin mo siyang mapaglingkod sa kapwa, baka mahirap, kumakain nagkakamay kahit na nagkukubiertos na silver yan. Kasi you're packaging the host. So meron, ganun din kay Mike. Meron din pala sa mga broadcaster yun, no? Kasi ako hanggang talent management lang alam ko. Alam ko yung mga package niya sa manager. Kasi ako, opo. Ako ay professional talent manager. Ay. So, pagka hindi umubra yung yun yung package mo ngayon. Ganyan ang ginawa namin kay Mike Enriquez. Ginawa namin siyang pabulol-bulol para mag-retain sa kwan ng tao. Uy, si Mike Enriquez yun nga, yung may excuse me po. Kasi kung si Mike Enriquez yan na Baby Michael, hindi siya ma-retain because he speaks with good accent, good correct pronunciation, diction. That's Mike Enriquez. Dapat po pala sa inyo humihingi lagi ng advice patungkol sa mga talent.
Hindi po, alam nyo po, ito marami yung nagsasabi, nagko-comment, ewan ko po kung nababasa nyo, sana ho tuloy-tuloy daw ho kayo, kung po pwede nga daw mag-live kayo sa Facebook. Sabi kasi alam nyo... Hindi, alam mo, after 4 years, ako sabi ko nga, when I went on a semi-retirement in 2004, from practically sa retirement from the mainstream media, from GMA, opo. Ang sabi ko, I will not go back anymore to mainstream media. Opo. Tapos nung kinausap ako ni Ato Menares para tulungan siya doon sa pag-resuscitate ng progressive broadcasting through UNTV, opo. Saka lang ako bumalik ulit sa independent media, which napinalaki na yung UNTV. Pagkatapos noon, finally sabi ko, magre-retire na ako, ayaw ko na. Baka pwedeng, sir, kung ayaw nyo na sa mainstream, baka pwede nyong ayusin na lang ang social media ang patuloy. Alam ko, nagpo-post po kayo ha, pero iba pa rin ho yung maglalagay kayo ng YouTube nyo. Hindi, pag may oras lang, pero otherwise, nag-aalaman ako, nag-gugulay, nagtatanim ng mga prutas. Baka bigan na rin po kayo. Nakapag-ipon-ipon naman ng konti, kaya, tsaka, gusto ko rin danasin yung buhay na gigising ka ng sa gusto mo, wala kang amo. Opo. Pero sa social media, maaaring yung gawin yan. My life, puro may amo eh. Opo. Hindi kasi ho, alam nyo, talagang kahit, sabi nga, may nakausap ako kahapon, hindi ko na lang ho babanggitin ko anong network ito. Iba na talaga ang social media ngayon. They're the one dictating the scenario. Ako naman, sabi ko nga, ako hindi naman ako vlogger. Basta ako, kung ano lang yung nasa loobin ko, sinusulat ko lang. Opo. Pero marami ho kasi nakaka-appreciate. Ay, ewan ko, kung nakikita nyo, ang dami ho nagre-repost. Kahit nga ho kami sa mga kausong vlog, nire-repost po namin yan eh. Ayun po. May nagtatanong nga sa akin, DDS ka ba? Sabi ko, DDS ako. Ako yung taga Davao del Sur. Double del Sur. Hindi, ang atin naman po kasi para sa bayan lang ito. Sa totoo lang, ewan ko nga, hindi ko maintindihan yung iba. So, siyempre ngayon, Duterte supporter ako, si Mocha. Kasi sa tingin namin, yun ang magdadala ng kahit papaanong pagbabago. Hindi man perpekto, pero at least kita mo yung mama seryoso. Yun lang ang sa amin dun eh. Ngayon, kung magbago in the future, wala tayong magagawa kung magbago siya ng ano. Pero ang atin ngayon, ito eh, inaayos niya yung bayan natin. Bakit hindi natin suportahan? Pero seriously, Byron, ako'y sinasusubaybayan ko rin yung panig mo, yung post mo. Ay, naku po, wag po. Natutuwa ako because you're taking time out para tulungan yung mga naabusong mga empleyado ng ABS-CBN. Oo nga po. Dahil kayong nandiyan sa Maynila, kayong mga nandiyan. Salamat ng marami. Marami pa yan. Hindi lang 100 yan. Tinitingnan ko yung docket ng NLRC. There are about 20 cases. Individual, groups. Opo. Kaya nga sabi ko nga sa mga sila, Regine, kung sino-sino mga nagpo-post dyan about employees. Sabi ko na kung hindi nyo alam kung anong nangyayari, pinagagawa ng management ng ABS. Mas maraming biktima kaysa dun sa pinaglalaban nyo. Actually, yung sir, sinasabi niyo 11,000 news ko. Oh. Actually, sir, yung sinasabi niyo ngayon, malaking ano, alam niyo nung nakausap ko itong mga empleyado, nawala na sila ng loob eh. Kasi may mga ruling na sa korte and yet walang nangyari nung mga nakaraan. Ganito ang kwan, kukwento ko lang sa iyo, Byron. Sige po, sir. Ang kultura ng mga Lopez, hindi bali, halimbawa may babae empleyado kami, may nahablo ka sa kalami, habol ka, kunyari, 1 million. Opo. Na danyos. Opo. Tsaka para mabalik ka, yung, anong tawag niya, reinstatement. Hindi baling gumastos sila 10 million, matalo ka lang. Gagapangin nila lahat yung kaso. Mm-hmm. Dahil, naunang ambog kisa yabang ng mga tawang yan eh. Oo nga. Kasi hawak nila ang dati. Ang kataas-taasang alam naman natin. Kaya nga, and they still think na ganyan ngayon. Eh, yun lang. Ang problema, they realize, hindi na pala. Oo nga eh. Hindi na pala, kasi kapareho ngayon. Alam nila na hindi na kayang ihabol yung prangkisa ng Kongreso. Mm. Dahil, na lang, 11 session days na lang, madabo pa sa burak yun eh. Mm-hmm. Hindi na lulusod yan. Pangalawa, marami hindi nakakaalam, noong 1995, opo, nag-apply ng mega franchise ang ABS.
Mm-hmm. Yun isa prove yan dahil hindi pwede. So, bin-rake down yan. 14 na franchise yan. Opo. ABS-CBN, Sky Cable, lahat lahat. Sabay-sabay yan, 14. Opo. Saka lang na-aprobahan. Kaya lahat yan mag-i-expire. Sabay-sabay din. Ngayong March. Sabay-sabay yan. Pati yung ICC, yung Convergence, lahat yan. RCPI na ngayon eh. Yung ko na yata, Western Union something. Oh. Lahat yan sabay-sabay mag-i-expire ngayong taon na ito. Kaya... ngayon, sinasabi na kaya nila yan dahil kasi ang kalakaran noon, basta meron kang pending application, pwede kang kumuha ng permit to operate mula sa NTC na babayaran, magkasus, mura lang yan. Opo. Bigyan mo lang na isang kotse yung mga ilang official dyan sa NTC dati. Pakete mo lang sa penthouse, no? Oo, pakete mo lang sa penthouse, regalo mo yung Starlet, tapos na. Oo, ganun lang yan, tsaka konting pang merienda. Konting Lenny Robredo lang yan, okay na. Oo. Oo. alam nyo po, eto nga ho, ang hindi nila naisip ano, eh meron ng social media na pwedeng mag-booking sa kanila. Oo. At saka, meron pa, kung ginagamit nila ang utak nila, kung gagamitin nila ang utak nila, eh check ka, mali eh. Opo. Review natin sa NTC, kanina ba under ang NTC? DICT, di ba? Opo, opo. Oh, kanino ba under ang DICT? Office of the President, di ba? Opo. Ano bang posisyon ng Presidente laban sa ABS? Malinaw na. O paano siya makakakuha ng temporary provisional permit to ano operate? Oo nga eh. So wala rin, no? Tapos, pero hindi nga pinag-uusapan lahat ng kasalanan ng mortal nila eh. Ang pinag-uusapan itong panggagahasa nila sa saligang ng batas dyan sa kuwaran to eh. No. So kayo po sir, ano ho kayo? Agree po kayo dyan sa kuwaranto ni Solgen? Ay, sabi ko nga, kung machi-check mo yung mga post ko as early as January 22, apo. Sinabi ko na, watch out for Pepe Kalida. He will march with 26 brilliant lawyers to the Supreme Court to file a petition for kuwaranto. Nangyari na nga. Kaya lang eh, ngayon eh, actually tuwan-tuwa ako dyan sa totoo lang ho. Dahil naglalabasan yung mga hunya ko sa Kongreso. No? Lumalabas po. Yung sa Kongreso naman, expected yan, alam mo yan. Yan sila Joey, yan sila Lito, yung mga congressman nating kaibigan. Hindi, pero meron kasi, meron mga mapagpanggap eh, na lumipat eh. Kala mo, kadikit ni Pangulo, pero yung pala, nung ganito na, aba, ibaan ng timpla. Hindi, politician yan. Byron, ano? Opo. Total, bata-bata ka kaysa sa akin siguro sa industriya. Ay, opo. yan ang tinatawag sa practical politics. Na the imponderables of politics. Opo. Na pag-politician, tulad ni Presidente, politician din yan eh. Apo. Si Digong. Apo. May mga pagkakataon na, oops, teka, hindi natin pwedeng nagalawin ito, ganyan. Natural yan. Mga politiko ganyan eh. Apo. Pero, basta sa akin naman ang importante, basta 70% ng ginagawa mo para sa bayan, okay na ako. I can do it. The 30% pwede kita mapatawad yun. Apo. Kaya, halimbawa, bakit nag-iingay si Lito at Chensa? Halimbawa, ganyan. Eh, siyempre, ang pwede natin intindi niya na, eh, siyempre na yung anak niya si Kim. Pero kung kilala mo kung sino si Lito Atienza, anong kabataan niya, dati reporter din, dating PR man, alam mo na. Opo, opo. O, di ba? Comment ako dyan, may kilala kasi ako sa kanila. Pero sabi ko nga, ay nako, tapos na din ang araw ninyo. Yun lang. Halimbawa, yung kaibigan ko, si Tocayo ko, si Joey Salceda. Nako, o ngayon, pabor na pabor siya sa BFA, sa ginawa ni Presidente sa BFA. Pero sa kabilang banda, he is also espousing for ABS-CBN. No? Oo nga eh. O kasi may, ano eh, ano yan eh, may mga ka, ang tawag ito, kumbaga sa abogado ka, kailangan meron kang corporate client, paying, well-paying ka client, meron ka rin pro bono. So sa madaling salita, sir, sa tingin ninyo, merong kinaugnayan to sa 2022 ang mga suporta nito mga congressman na ito? Ah, hindi. Walang kinalaman yan. Pera-pera lang yan. Mas malala pa pala. Alam mo ako, I am brutal and I am frank. Akala ko, mas malala na yung sinabi ko may kinaugnayan sa 2022. Hindi pala, pera-pera lang. Kung,
kung nabasa mo yung post ko, sabi ko nga, I have very, very minor role in securing the 1995 franchises of the Lopez Group Company. Expertise ko yan, crisis management. Magaling akong maglakad sa ilalim ng dagat ng tubig. Noon? Noon. Noon, nung nilalakad niyo pa. Hanggang ngayon. Basta may kliyente kailangan ng tulong. At kinakailangan tulungan. Nalalakad yan. Kaya alam niyo yung ano yung pasikot-sikot dyan. Ay, lahat ng kalokohan ngayon, magriregalo ka ng halimbawa, may problema kay congressman ganito. Tingnan mo, baka sila yung refrigerator, padala natin ang refrigerator na may pagawaan ng yelo sa loob ng freezer, o lagyan mo ng mga 1 million doon sa may freezer area, di pag-deliver ng refrigerator, kinabukasan na kang itina yan. Nakao, hindi lang, sana nga eh, kung yun lang ang sira eh, paano kung sira ang ano, ang kanyang misis? Ay, di ba nare-regalo? Kaya sinasabi ko, part of legislation is lobby. Oo, alam mo natin yan. Opo, alam ko ho yan. Lobby can come in the form of talagang justification bakit kinakailangan yung bill na yan na lumusot. No? Yung compelling reason, public interest. At the same time, without negating the personal interest of the authors of the bill. Diba? Ganun lang yun. Kaya nga maganda ho talaga, sir. Yun ang aking inganyo siguro. Kung ito man ang huli nating pag-uusap dahil hindi ho, busy ho kayo, iniinganyo ko kayo, sir, social media para at least madinig din yung, ano, yung mga katotohanan. Minsan ho kasi talagang ang hirap na ho. Ang magaling ho sila sa propaganda eh. Napakagaling ho nila. Hindi ako naniniwala. You cannot fool the people now. With 75 million phone holders, yung tawag nito, yung Android holders. Opo. Tapos mabibilog na pangulo. Hindi na. Kaya nga pag tiningnan mo ngayon, tingnan mo, nagpa-survey sila nag-survey. Yung kaibigan kong Waray, si Boy Abunda, nagpa-survey. Opo. O anong lumabas? 72% gusto ma-shutdown yung ABS. Akala nila, kakampi pa nilang tao eh, dahil sabi na, 75 million ang viewers nila eh. Okay. Kung 75 million ang viewers nila, bakit 72% ng tumugon sa survey nila gusto ma-shutdown yung ABS? Wala na, hindi mo na malulukot tao ngayon, ang Pilipino mulat na. Ayun nga po. Malaki yung dahilan yan ng social media. Kaya ituloy nyo po, sir, ang ano. At saka ko sana nga, sabi nung iba eh, marami yung nagsasabi dito, isama mo na dahil sa trending news. Sabi ko, kaya lang busy na si ano eh, si Sir J. Baka pwedeng tawagan na lang po kayo, sir. Alam mo, Byron, sa totoo lang, apo, happy ako sa buhay ko eh. Ikaw pala ang unang pinagbigyan ko na makapagbalik sa ere. Alam ko nga po eh. Kaya nga ako after 10 years. Nagulat to. Itong istorya nito ha. Ngayon ako papawid ng ganito kahaba at ganito kapranka. Ay, opo. Alam niyo po ganito istorya nito. Kanina madaling araw, bago ako matulog, kumaway ho ako kay Sir J sa messenger ng FB kasi hindi ho ako makatulog dahil doon sa mga problemang na nasagap ko mula doon sa mga empleyado. Sabi ko, magbabaka sakali na lang ako kasi baka naman maano ni Sir J na matulungan ako dito, malaman ng taong bayan na nangyayari sa mga empleyado. At salamat naman po, sumagot kayo nung umaga. Pag-ising ko po. Kasi yung katawan ko, parang ano na ito eh, parang alarm clock na, force of habit, dahil sana akong gumigising ng alas 2 ng madaling araw for 40 years. Alas 2? Yun na rin ang gising ko ngayon dito sa bukid. Yun po. Kaya saan makita ko, apo, sabi ko, ito yung mamang tumutulong sa mga ilapasangan ng ABSM. Masagot nga. Sir, marami, actually po, marami po, ano, isa ho si Mark Lopez, so gusto ko lamang din po i-credit. Actually, kay... Oh yes, so, si Mark Lopez... Ibang doon ko unang nabasa yung... Apo. Kay Mark, ko unang nabasa yung efforts mo.
Opo. And then I check on your page also. Opo. Nagkataon lang po kasi meron lamang po tayo mga kilala sa Kongreso at saka siyempre si Mocha. So sabi ko, Mox, nagpapatulong itong mga ito. Sabi niya, sige, tulungan mo na lang. Kontakin natin sila ganito, ganyan. Although hindi niya kasi siya pwede mag-hands-on dahil busy-busy siya sa OWA. Sabi niya, ikaw na lang umasikaso niyan. O ito, basta ito yung number, sabihin ko na lang, pupunta ka, ganito, ganito. So, marami rin yung salamat kay Mark Lopez po. Ayun po. At sana sir, sana po, lagi ko kayong, kung matatawagan ko kayo, mas maganda ko, kahit maikling komento lang nyo, inahanap po yan ng taong bayan ngayon, sir. Eh. Kasi yung iba, talagang alam nating may mga personal na interest eh. Kung mamarapatin mo lang. Yes po. Mayroon, mayroon lang akong maiksing mensahe para dun sa mga kaibigan natin na nasa pangasiwaan ng Lopez Group of Company, especially ABS-CBN. Ay, sige po. Ako, ang andalangin ko lang eh, saka panawagan ko lang sa kanila eh, huwag silang maging greedy, huwag silang maging rude, huwag silang maging selfish, huwag silang maging ill-mannered, huwag silang maging wicked, huwag silang unempathic, huwag silang magulo, ha? Huwag silang basa, kala mo all-knowing na sila, and then, at huwag silang ano, huwag nilang isipin na kaya lang i-domina ang lipunang Pilipino. Ha? Then, remember, they are not invincible. Ha? You are not mighty. You are not immortal. Ha? Mm-mm. It is never too late for you to be good. Mm-mm. Yun lang. Yun lang mayroon. Ay, sige po. Marami pong salamat, Sir Jay. Sana ho, matawagan ho namin uli kayo pag kami pagkakataon po. Okay, salamat sa Diyos. Salamat po, Sir Jade. Ito po talagang karangalan. Maraming pong salamat po.